Now, all these stories belong to you. They have a name. Maraming tao ang naniniwala sa true love. Isang paraan para malaman ito ay sa pamamagitan ng zodiac signs. Kung hindi ka pamilyar sa zodiac signs, ito ay nakadepende kung saan ang posisyon ng araw sa araw ng kapanganakan mo. Ang zodiac signs ay kinokontrol ng apat na elemento: ang lupa, tubig, hangin at apoy. Ang mga elementong ito ang nagdidikta kung compatible kayo sa isa't isa. Marami ding mga ibang factors ang makakapekto na dapat din natin tignang mabuti. Merong iba, parehas ang zodiac signs pero hindi naman compatible. Kaya ginawa ko ang videong ito upang ilista sa inyo ang mga zodiac pairs na pinakamadamdamin at compatible sa isa't isa. Pero bago ako magsimula, kung first time mo sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Ngayon, simulan na natin. Una, Aries at Libra. Kung ikaw ay Aries, kilala ka na mayroong maganda at maayos na leadership skills na nakakaapekto hindi lamang sa iyong personal na buhay, kung hindi pati na rin sa professional mong buhay. Nangangahulugan ito lamang ang zodiac na may kakayahang kumontrol din ng ibang zodiac signs. Ang mga Aries ay naghahanap ng partner na totoo at genuine. Ang mga Libra ay kilala na kalmado at totoo, kaya sila ay napaka-compatible sa mga Aries. Sila ay emotional dependent sa isa't isa. Ang mga hindi compatible sa mga Aries ay ang Scorpio. Dahil ang nabanggit na zodiac signs ay strong-willed na may pagkakaparehas sa mga Aries. Ang alawa, Taurus at Virgo. Ang mga Taurus ay kilala bilang mga family-oriented. Sila din ay kilala bilang mga hopeless romantics, kaya sila ay nababagay sa mga Virgo na kilala din bilang mga family-oriented na mga tao. Ang mga Virgo ay sensual in nature, kaya naman great match talaga sila para sa isa't isa. Pag magkasama sila, ay matatawag silang power couple. Kung ang Virgo ay perfect match sa Taurus, hindi naman sila bagay sa mga Sagittarius dahil kilala ang mga Sagittarian bilang mga adventurous at madalas naghahangad ng pagbabago na hindi aangkop sa mga personalidad ng Virgo. Pangatlo, Gemini at Sagittarius. Ang mga Gemini ay kilala bilang mga masayahin na tao at kilala ng lahat na masayang kasama. Ngunit pagdating sa intimate relationship, takot silang mag-commit. Takot kasi silang mawala yung freedom na meron sila. Kaya ang perfect match para sa kanila ay mga Sagittarians. Gaya ng Gemini, takot din silang magpatali at mawalan ng freedom. Isa pang dahilan kaya sila ay compatible ay dahil sa humor nila o yung abilidad na magpatawa at magpasaya ng tao. Pareho silang meron nito. Ang hindi compatible sa kanila ay ang mga Capricorns. Ang mga Capricorns ay goal-driven, namang individual at madalas ay matitigas ang ulo pagdating sa pagsunod sa mga bagong ideya. Pang-apat, Cancer at Taurus. Ang mga Cancer ay lagi naghahangad ng pangmatagalang emosyonal na koneksyon. Sila yung naghahangad ng deeper meaning sa buhay. Ang mga romantic at emotional na bahagi ng mga Taurus ay perfect sa mga Cancer. Pag magkasama, pareho nila natutuklasan kung ano ang meron sa buhay. Ang mga dapat iwasan ng mga Cancer ay ang outspoken at paminsan-minsang marahas na ugali ng mga Leo. Panglima, Leo at Aries. Kung ikaw ay Leo, may mga oras na hirap kang makahanap ng partner na romantically involved dahil ikaw ay kilalang na ma-pride at may mataas na tingin sa sarili. Kaya hirap ang ilan na mag-settle down kasama ka. Ang tanging pag-asa mo ay sa tulong ng mga Aries dahil sila ay may pagkakahintulad pagdating sa pagiging madamdamin. Ngunit manalaman mo din na nag-aaway ang dalawang signs, ang away ay nagiging mapagsik at mabangis. Kaya din sila perfect match ay dahil mayroon sila parehong matinding silakbo ng damdamin. Ang hindi compatible sa mga nabanggit ay ang Scorpio. Dahil ang mga Scorpio ay kilala na may matinding emosyon gaya ng pagiging seloso at papanghinala. Pang-anim, Virgo at Scorpio. Ang mga Virgo ay kilala bilang mga organisadong mga tao at madalas tignan ang sarili bilang mga perfectionist. Sila ay observant sa kilos ng ibang tao, lalo na kung gusto nila mga yon. Ang mga Scorpio naman ay kilala bilang mga adventurous na tao, lalo na pagdating sa kanilang sexualidad. Kaya naman, makakatulong mga ito para mag-loosen up ang mga Virgo. Ang hindi match para sa mga Virgo ay Sagittarius. Ang mga Sagittarius ay impulsive o pabigla-bigla kaya hindi nababagay sa isang organisadong Virgo. Pang-pito,
Libra at Gemini. Parehong kilala ang mga ito bilang mga problem solvers at parehong nais ng mataas na level ng usapan. Parehong ayaw nila ng kalungkutan. Ngunit, nais na mapag-isa kung ang mga kasama lamang nila ay walang katuturan na kausap. Gusto nila pareho ng mga bagong bagay sa paligid nila. Kaya perfect match ang mga Gemini na naghahangad din ng mga taong mataas ang level ng pag-unawa. Kung compatible ang mga Gemini sa Libra dahil nakapagbigay sila ng excitement, nabobored naman sila sa mga Virgo. Pang-8, Scorpio at Pisces. Ang mga Scorpio ay kilala bilang mga matatapang na individual. Maghihiganti kung kinakailangan. Ang dahilan ng paghihiganti ay dahil sila ay madamdamin sa mga bagay na gusto nila sa buhay. Sila yung dominante at agresibo sa mga partners nila, lalo na sa relasyon. Kaya perfect match sila ng Pisces. Ang mga Pisces ay mga romantic partners kaya compatible sila sa pagiging madamdamin ng mga Scorpio at dahil matatapang at paminsan-minsang sutil at matitigas ang ulo ng mga Scorpio. Sila ay magkakaroon ng problema kasama ang mga Aries. Parehong gustong maging angat ng dalawang nabanggit na zodiac signs. Pang-9, Sagittarius at Aquarius. Ayon ng mga Sagittarius ang manatili sa iisang lugar at madalas maboard. Gusto nila ng kalayaan at ayaw magpatali. Gusto din nila ang mag-explore palagi. Ang tanging paraan para mapanatili sa isang relasyon ay yung taong makakaintindi sa kanila. Kaya ang compatible sa kanila ay mga Aquarius. Gaya ng mga Sagittarius, free will din ang mga Aquarians. Ang dapat iwasan ng mga Sagittarius ay ang mga Taurus kahit sa anong sitwasyon. Kilala ang mga Taurus na ayaw mag-settle down at ayaw mapirmi sa iisang lugar. Pang-10, Capricorn at Virgo. Ang mga Capricorns ay goal-oriented na mga individual. Alam nila ang gusto at ayaw nila sa buhay. Gagawin ang lahat para makamit ito. Binibigay nila ang 100% sa lahat. Kabilang na dito ang pagdating sa relasyon. Bagay ang mga Virgo sa kanila dahil ang mga Virgo ay kilala na nagbibigay ng isang maayos na istruktura sa isang relasyon. Ang parehong zodiac signs na ito ay masipag at lagi naghahangad ng kaayusan. Hindi angkop ang mga Capricorn sa mga Gemini dahil sila ay free-spirited at masigla masyado. Pang-11, Aquarius at Libra. Kilala ang mga Aquarius bilang mga makatarungan ng mga tao. Gagawin ang lahat upang makamit ito kahit sa anong paraan. Maresolba lamang ang mga problema. Ang Libra naman ay mga respetadong mga tao at may ambisyon sa buhay pagdating sa problema ng ibang tao. Kaya compatible sila sa isa't isa. Sa kabilang banda, ang hindi compatible sa mga Aquarius ay ang mga Cancers. Dahil madalas ang mga Cancers ay pinangunahan ng emosyon at paminsan-minsan ay magaling magmanipula ng tao. Hindi nila maiintindihan ang mga gusto ng mga Aquarians. Panghuli, Pisces at Capricorn. Ang kombinasyon na ito ay isang perpektong ehemplo sa lahat ng naniniwala sa katagang opposite attracts. Ang mga Pisces ay believers at dreamers na makakatulong ng labis sa mga Capricorns na madalas mag-isip ng out of the box. Lalo na sa pagtupad ng mithiin nila sa buhay. Nakakatulong din ang mga Capricorns sa mga Pisces na manatiling mapagkumbaba at manatiling humawak sa realidad ng buhay. Hindi naman compatible ang mga Pisces sa mga Virgo dahil hindi nila napupunuan ang mga hinahanap ng mga Pisces pagdating sa level ng imahinasyon na meron sila. Ngayon, alam mo na kung sino ang mga mag-workout sa iyo at kung sino ang mga hindi. Maaari ka nang lumabas at hanapin ang tama at bagay sa iyo. Malay mo, nasa tabi lang pala siya o kaya naman nasa labas ng bahay mo. Nag-enjoy ka ba sa videong ito? Pindutin ang like button at subscribe to my channel para sa mga videong kagaya nito. Salamat sa panonood, mga kapakbet.